Sabi ko po nandin keng umpisa ning kay katamo miso, nano ba yung makabulag kay katamo para etaya akit ing Ginoo? Sabi da po kasi kay katamo, blindness is not only the eye, ning kay po kanong blindness is the whole body. Siguro ko tang tampo, pakanano ito? E wari po ang tintamong kasi biyanggen Tagalog, bulag sa katotohanan. Ano po? So sinabi mo po yung bulag sa katotohanan, ay naman itang mata mo yung bulag, isip. Bunisab yan, eh kapo isto isipan, o oh, yan yun, lalo nang yun yung panahon na ng eleksyon. Nga wari po, kanakalda rin bulag sa katotohanan. Nga na po sasabi kay katamo, eh rakakit to the mind na para isipan do nung nano. Nang kay, en mo po itang akakit, nang kay, itandimdam mo, may apekto niya po yung pamisip mo. Dimdam mo yung fake news. Menwala ka ken. Uitanak, kinontrol na na yung isip mo. Napotang magsalita ka. Bulag ka naman ken pa magsalita. Yung panyabyan mo na yung kay e mo pala ay intindyan nga na po sasabi. Napotang nasabyan din po yung ama ng bulag. It not only pertains to the eye, pero ini pong buutang pangataw. Yung daramdaman mo, yung isipan mo, yung sasabyan mo, at yung peka matindi, yung panamdaman mo. Iwari po niyang kaya na sabihin na mabubulag niya kay sobra lugod, paglukwanan eh, alaya pa mo rin pakialam, kaya kaluguran eh pa mo rin, sobra ya ka martir. Para po sasabihin, these are the words we hear when pertaining to the word blind. Pero sabi ko rin po, what blinds us to see Jesus? Nang kaya po, yung pandalawit tamo king pamangailangan taking biye. Halimbawa, sayang, Domingo, dakal si Simba, istong menyara ko, potang lungwal no rin si Simba, ay, kung manakitan, buklat ko na yung manintindahan ko, den kaya rin dal siniba, siguradong manyalila. Iwari niya po, rin-replace na itang panakitan, kitang kayang pamanimba. Naneng kayo po, kita po metong kong dating ibatan parokya, kita ngang kita metong karing kaluguran. No, te dakakakit si Simban Domingo nga ko po, e mag-tricycle yan. Sabi na, e among kasi pangit Domingo nga, no? At chula rin ibat Manila. Potang kayong manindahan la, pa-service la ka na ako. Nga na po, alas 4 pa mo, kakayod na ako. O di sana mo, kitang oras na ning misa, tiknang ka pa. Sayang. Kanita mo nga dumita ka rin masikan na yung service nga na po. Tapong you become blind because of the material needs keng kekambie nga na po. Puntata po keng gospel. Bulag yay Maria ay Marta. Kutang po siguro bakit. E kapi na mababulag keng sakit na loob. Sabi na manangis siya. E wari po. Kutang panamdama mo yung lungkot. Panamdaman mo yung kaplas, may papakyak ka ka rin kananasan mo kimbye. Nang kaya yung pong masakit, eh kamamakiramdam ka rin sa biyanda rin aliwan tao. I-advise na naka, ala pa mo rin. Makatula pa mo po na pong kukwento nining metong kalukuran yung kay office mate na. Arakap na po nining ka-office mate na yung boyfriend na at you abroad. At inya pong aliwan babae kay Facebook. Migwalayin babae. Alam pa to, gutakyak. Sige, katsuka nung yung kilom ng opisina. Gaga. Sasapak yung opisina, may kayong kiyak na nga na po. Karas na ning bengi. Bisa na akong mati. Nga na po ning babae. Ne. Sabi ko, pin, kamulala na. Karakalala lalaki. Ako po ba, mayroon ko kayong kaluguran. Pero yung kaluguran, alayang patugot. Advice, eh mo gagawin yan na mo. Nung nating manmilyari kaya kayo, nga nang pumakan yan, aral niya kaya kayan, karakal pang taong pwedeng lugod kaya ka na maging tutog, maging tapat kaya ka. Pero laya pong daramdaman. Nang tinabag kita nga kaya po niya papunta ako, di ngubya, aliya among mig absent niya. May pagalya po siguro kikiyak. Itapong taong akupin. Ang diyan na kanong sabyana, eh pumakiramdam. We understand po siguro nung bakit makaninya making feeling eh Maria, eh Martha, kaya may basa tang Ebanghelyo. Uling nung nawenta mo po yung tangis na nga na po ni Ebanghelyo, kaya pangamate ng Jesus. Knowing Martha of Magdala,
nung pakanan niya kasuyo kang Jesus, napin his, she is misinterpreted na sabi the lover of Jesus. Who cares? Ngarapin po. The important is, talagang kaluguran ni Jesus, napin makanya niya manangis. E niya po akakit. Huling yung pungsut isip na mitatakpan, kitang kaya lungkot. Anyapin ng kabalikid na Yesus na yung makatalakad o tardinero yung akakit na. And heikit itsura ining kalugurana. Uling mekad, yung melakwan at mitatak kaya daya, koronan suksok, sugat keng gamat, sugat keng bitis. O tapo yung minatili kaya. And na-imagine na yung makatalakad pala keng arapana, mas pogiya pa kaya sa akin ang dati because may resurrectia. Kinabiyan pa si Bayo, no traces of any pain, of any suffering hanapin po. Nasiguro, imita namin kayong isip na, is the pain and suffering. At masating niya pong pag-anak, kaya katamo ito. Nang kaya imita tanam kayong isip tamo, is the pain and suffering. Nang kaya etamo lalawin, etamo apapansinan, nung pakanano yung ginumagsalitaya kaya katamo. Sabi na po ng Ebanghelyo, Maria, may biglayo ng ausane, rabone, atanda na ni itang boses na siguro pakanano na yung ausan. Ay wari po. At napukasanting pagkanakakaya katamoy ito. God is calling us karepong very depressing situations, problematic situations. At may kadkotang tama po, pakanano kendamdaman ng boses ng Ginoo. Ay, lawin niyo po rin taong makapaligid kaya kayo. Alam naman mag-advise kaya, kalimbawa, nung mamroblema ka, sabi mo, bisana akong mati. O sige, kumakang gilingan na bato, dali may kayang batang, tsaka nung dagkita sapa. Ala pong sumabi kaya kang makanyan, kaya ka nang samendo, oy, pasik na nga may lub mo. Ninano ka, kainakan mo, karakal pang pwedeng mariyari kimbiya mo, numandenasan mo yan, lumipas mo rin, sige, gumagana kang gumaga, gisanan mo yung gaga mo, potam mo kanyan, pangin may pagal nakatok ng kamo rin. E wari po, kaya katamo, nang kayo, no one will advise you, sige, magpakamate kapin, paburi mong panasakitan na ka, tuknangan mo na yung biya mo, no one will do that. And that is the voice of the Lord. Kaya katamo po, e Maria, ay Martha, dimdam na yung boses ng ginuta mo. At nandamdaman na yung boses ng ginuta mo, buri na yung pong kaulan. Ta, bakit ninawaring ibisang kumawal kay metong ataong kaluguran mo, putang kay ausana ka, kaluguran mo, naning kay tamburi mo, kumapit ka kayo, pakamalan mo kimbiyang mete, putang kay akit mo, yan yung nagme, kaya sarili mo, eh may kaulan, ngarapin po, akit me, bala mo, eh may buring itabili, ngarapin, pero nasabi ng Yesus, eh mo ko tatalnan. Nga na po, what for? Tinepe pa burin, kinapit yung sarili na, uli, itong po yung buli na sabihan yung ginuta mo. Kailangan niya pong bako to fulfill everything. Kembye, nimisan makanyan po kaya katamo. Kailangan tamong mag-let go. If we will not let go, we cannot move forward. Nung kinapit ni Jesus at eneburing mako, sabi ko pin, inisiguro mita si Jesus. Uling peka, sakmal ni. Eh, ne, mawala. Namin sabihin, eh, mong kutatalnan, there is another way. Nga namin po, to hold, to cling to Jesus. Pero sabi natin po, itang nabasa ko, but let Jesus go for a while. Kasi he had to fulfill another mission para kaya katamungan. At we believe, nandiyang may kuya, we can still cling to him. At pakanano tamo pong makatalan pa kayong Ginoo. Kalwangis ng Maria, Marta, keng kayang sablang lungkot, may gindala niya bang kanta sa biyana ka rin alagad, sinubliya may binggino. Proclaimer, narapin po, de pong keng katamong sufferings, de pong keng katamong pains, there are ways to teach others how they will survive life. Iwari po, keng kayo nang sabiyan tamo, denasan ko yan, maniningewa ko. Napinagyo mo yan. Uling nung nanuman siguro itang agawa ko, kimbie, makanya mo naman yung agawa mo. And I think, inipoy makalako kayong pangabulag tamo. Wah,
pot ang masakit yung panamdaman, nakasakit makiramdam. Pero nas lalo ta sana makiramdam. Karim boses ng Ginoo, makapaligid kaya katamo. Burita mo, kumapit tamo, etana bisa, nganapin po. Pero balo tamo, sometimes we have to let go. Uling ating pangmasmasanting na datang kimbieta mo. Ating pangmasmasanting na makabaldugan ang bagay datang kimbieta mo. Ngarapin po, pakramdaman mo mo, awsana ka ng Ginoo. Sasabihan niya yung lagyo mo. Kawangis nung pakananod din. Taong makapaligid kaya katamo, alalang patugot, pamantabi kaya katamo.